mayroong dalawang anghel na naglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, sila ay kinabi at naghanap ng matutuluyan. Mayroon silang nakitang malaking bahay. "Doon tayo makiusap. Baka patuloy nila tayo," sabi ng nakababatang anghel. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang nagbukas nito. Ang leeg niya ay nakakasilaw dahil sa gintong kwintas na kanyang suot. "Kami po ay ginabi sa paglalakbay. Maaari po ba kaming makituloy?" sabi ng nakatatandang anghel. Hindi agad nakasagot ng matanda at tinignan sila. Nag-alinlangan ito sapagkat sila'y nakabalat kayo at hindi alam na sila ay mga anghel. Ngunit dahil rin sa pakiusap ng mga ito, ay pinatuloy sila ng matanda. Sila ay pinatulog sa isang masikip na kwarto na may matitigas na higaan. Hindi sila inalok ng makakain kahit na alam ng matandang mayaman na sila ay nangangatog na sa gutom. Nung sila ay matutulog na, nakita ng nakatatandang anghel na may butas ang dingding ng kwarto. Inayos niya iyon at isinirado ang butas. Nakatingin naman ang nakababatang anghel sa mga nangyari. Kinabukasan, sila ay nagpasalamat at umalis na. Naglakbay silang muli at napunta sa isang bukid. "Gutom na talaga ako," sabi ng nakababatang anghel. "Sige, teka. Bandaroon ay may maliit na kubo. Tignan natin na tayo ay magtanong sa kanila." Nang sila ay malapit na sa kubo, nakita nila ang mag-asawang matanda. Makikita sa kanilang tindig ang hirap ng buhay. "Magandang hapon po sa inyo. Kayo ba ay naliligaw?" sabi ng matandang lalaki. "Ginabi na po kami at kami po ay nagugutom. Nakakahiya po ngunit manghihingi kami ng pabor na kung may konti kayong tinapay ay manghihingi po kami para kami ay makaraos sa gabing ito," sabi ng nakatatandang anghel. "Oo, meron kami rito at gabi na rin masyado para kayo ay maglakbay. Kaya rito na kayo magpalipas ng gabi," sabi ng matandang babae. Gutom man ay hindi pa rin masyadong nakakain ang nakababatang anghel sapagkat napansin niyang ang ibinigay sa kanila ay tanging pagkain ng mag-asawa. Inalok niya, subalit ipinilit ng mga matatanda na sila ay kumain sapagkat malayo pa ang kanilang lalakbayin kinabukasan. Maliban doon, pinatulog silang na mag-asawa sa kanilang higaan at ang mga matatanda ay natulog sa sahig. Kinabukasan, nagising ang nakababatang anghel sa isang malakas na iyak. Lumabas siya at nakita ang matandang babae na tumatangis habang tinitignan ng asawang inaasikaso ang namatay na baka na tangi nilang yaman. Bumalik siya sa loob ng kubo na may galit. Hinarap pang isang anghel at sinabing, "Bakit mo ito ginawa? Iyong mayamang mata pobre, hindi tayo inasikaso, pero inayos mo pa ang dingding ng bahay nila. Pero itong matatandang halos lahat ng mayroon sila ay inaalay sa atin, hinayaan mo pang mamatay ang baka nila? Bakit?" "Naiintindihan ko ang ngit-ngit mo, munting anghel. Pero nung nandoon tayo sa mansyon na matandang mata pobre na sinasabi mo, nakita ko na may kayamanan sa butas ng dingding.
hindi pa niya iyon nakikita. At dahil sa masama ang ugali niya, tinakpan ko iyon. Kagabi naman, dumating ang anghel ng kamatayan. Kinukuha ang matandang babae, pero dahil mabait sila sa atin, ang kanilang baka ang aking ibinigay. Sa ating buhay, maraming ganitong kwento. Kadalasan, nauuna ang ating panghuhusga, pero ang ating nakikita ay maaaring hindi tulad ng ating inaakala. Tayo ay binibiyayaan sa paraang madalas ay hindi natin alam. Maraming salamat sa pagsama sa panibagong kwento at magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!